lock ring niya. So pwede na nating tanggalin ngayon. So ganoon kasimple. No? Magandang umaga mga ka-DIY. Ngayong umaga ipapakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng front fork ng Sniper 150 at kung paano magpalit ng oil seal. Pero bago yan, sana mag-subscribe ka muna sa channel ko para maging updated ka sa mga bagong DIY projects na i-upload ko. Tara, umpisahan na natin. Yan mga ka-DIY, ang pag-change oil ng ating fork ay hindi optional. Periodically, dapat din talaga itong pinapalitan. Malalaman nyo kung hindi na nagtatrabaho ng maganda ang inyong mga langis kung napansin nyo masyado ng malambot ang inyong mga shock. At itong aking Sniper 150, napansin ko na yung mga nagdaang araw ay masyado na siyang malambot. At kung mapapansin nyo mga ka-DIY, meron na siyang gasgas. So gumagasgas na yung aking auxiliary light dito sa aking tapaludo na hindi naman nangyayari dati. So ibig sabihin, masyado nang malambot ang aking front shock. So hindi na nagtatrabaho ng maganda ang aking mga langis. Regarding naman sa pagpapalit ng oil seal ng inyong mga fork, option nyo yan kung parehas nyo papalitan. Pero sa kaso ng aking Sniper 150, mukhang itong isa pa lang ang may tama. Kung napapansin nyo, madumi itong bahaging taas na ito. Ibig sabihin, naglalabas na ng oil ang fork na ito. So hindi na kayang i-hold ng ating oil seal yung mga langis, kaya nagsisip out siya palabas at doon kumakapit yung mga alikabok na nadadaanan natin sa kalsada. So kung titingnan nyo yung kapila, malinis kasi wala pang langis na lumalabas. So eto, napakadumi. So kailangan ng palitan ang oil seal nitong fork na to. Yan mga ka-DIY, umpisa na natin baklasin ang ating front fork. So hindi na natin kailangan tanggalin itong buong kaul na to para matanggal yan. So kailangan lang natin dugutin. So tara, tanggalin na natin. So pwede na nating luwagan yung lock screw niya sa ilalim para hindi na kayo mahirapan mamaya. DIY, ito na yung pinakamahirap na parte, yung pagtatanggal natin ng lock ring. So kailangan yung dihinan to, so wala tayong pwedeng pihitin dyan. At saka nyo susungkitin yung lock ring. So mas maganda kung may kasama kayo, pero kung wala, kaya nyo naman gawa ng paraan yan. Pero ang ginawa ko, gumawa ako ng special tool na dinisenyo para sa front fork ng Sniper 150. So eto yon. So napaka straightforward ng tool na ito. So check nyo na lang dun sa other videos ko kung paano yung proseso ng paggagawa. So ipapasok lang natin to dito. So nakikita nyo to, itong kanal na to. So ipapasok lang natin dito at ilalak natin to dun. Yan, nakalak na siya. And then once na nakalak na, tutulak naman yung pressing screw niya pababa. And then pwede mo nang sungkitin ng isang kamay yung lock ring. So ayan, kita nyo na press na. So pwede ko nang sungkitin yung lock ring gamit ang flat screw. Yung lock ring niya, ito na. So ito na yung lock ring niya. So, release na natin yung pressing screw. Bantayan lang natin na huwag tumalsik kasi may spring yan. Pwede na nating tanggalin ngayon. So, ganun kasimple. No? Yan. So, titingnan nyo yung spring. Mas pino o mas masinsin siya dito sa bandang baba. At mas madalang naman siya sa taas. Kumuha kayo ng lalagyan ng used oil. Napakaitim na ng ating pork oil. So, kaya hindi na siya nagtatrabaho ng maganda. So, after nyong madrain, so, tanggalin na talaga natin itong screw na to. So, kung sumasabay yung ikot niya, so, kailangan nyo diinan to. So, ibalik muna ulit natin para magkaroon ng tension ng kaunti. So, yun. Natanggalan natin pinaka-lock screw niya. So itong lock screw natin kanina, dito yan. So lilinisin lang natin lahat ng parte at tutuyuin. And then saka natin ibabalik. So pero bago yan,
So dismantle muna natin lahat. Tanggalin natin tong inner barrel. Pinaka dust cover, tanggalin natin. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo dito. So dandanan nyo lang para hindi masira. Rubber lang kasi yan. Ayan, nagasgas lang. Tanggalin natin tong dust cover. Meron another lock ring dito para mahugot naman natin tong oil seal. Then, ikutin na natin itong ating oil seal. Sinsira naman na ito. Pwede na natin sirain lalo. Pwede na natin sikutin. So, pwede natin gamitan ito, yung pang sikwat natin sa gulong. So, itabi lang muna natin kasi gamitin natin ito mamayang cushion para sa pangpukpok, para mapasok ng ayos yung bagong oil seal. So, pwede na ngayon natin linisin lahat ng parte. Yan mga ka-DIY, nalinis na natin lahat ng parte. So bago natin siya ibalik, kailangan natin siyang masigurong tuyong tuyo. Kung matanggal lahat ng residue o yung solvent na ginamit natin sa paglilinis. So mas maganda kung gagamit tayo ng air blower, no? Para masigurong tuyong tuyo siya bago natin siya ibalik. So yan mga ka-DIY, umpisa natin sa pag-replace ng ating oil seal. So yung tinanggal kong oil seal kanina, isa lang yung spring niya kung mapapansin nyo. So yung nabili ko kasi is pang Honda. Sabi ng mekaniko na nakausap ko, so parehas lang din naman daw to. So, ang spring kasi nito is dalawa. Isa sa taas, isa sa baba. Oh, so, magkabila ang side may spring. So, sinukat ko kanina, tama din naman siya. So, sisiguraduhin nyo lang na yung may sulat na parte, siya yung nakaharap sa inyo. So, yun. So, mas maganda kung lalagyan natin ng konting langis para mas madali siyang ipasok. So, lagyan natin ng konting langis. So, para swabing-swabe o pantay yung pagkakapasok, so, pukpukin natin. Pero, lagyan natin ng support. Lagyan natin ng spacer. So, gagamit tayo ng rubber mallet. So, kailangan makita nyo yung kanal para sa ring lock. So, masasabi nyo okay na yung ating oil seal. So ibalik na natin yung ating ring lock. Then, balik na natin yung inner barrel niya. Mas maganda kung lalagyan natin na siya ng liquid gasket, lalagyan natin to para makasiguro tayo na walang magli-leak na langis. Mamaya na lang natin i-final set yung tension. So yan, ngayon pwede na natin siyang lagyan ng fork oil. Pero bago yan, pasok muna natin itong pinaka-dust cover niya. So ngayon, lalagyan na natin siya ng fork oil. So mahalaga na balanse yung amount na nilagay natin na fork oil sa magkabila ang fork. So dito, lagyan lang natin siya ng 70 to 72 ml. Para mas makasiguro tayo sa tamang measurement, so gamit tayo ng sukatan. So lalagyan lang natin ng 70 ml. So itong isang ganito, kasya na to sa dalawang fork. So yan, 70 ml na. So kung gusto nyo mas matigas, dagdagan nyo na lang. Pero sa magkabila ang fork. So ngayon, isali na natin. So ibalik na natin yung spring. Then gamitin natin ulit yung ating ginawang special tool. So yan, replace na natin yung ating ring lock. So yun, tumagatik na. So pwede na natin alisin to. And biolock! Balik na natin dun sa ating motor. Yun. Ganda ng laro. Yan mga ka-DIY, tapos na ang ating project. Sana'y may natutunan ka sa aking ibinahagi ngayong araw. Kung may katanungan ka, mag-comment ka na lang sa baba. Paki-like at share na lang din ang video na to.